guys, yung aking RDL. Number 2. Number 2 siya. Nalagay ko siya sa ref. Yung number 2. Ito siya guys. Medyo madami pa yung laman. Yan o. Number 2. Nalagay ko lang talaga yan sa ref. Yan lang talaga nakalagay. So, pasok natin dito para paglaruan ng ating Genakis. So, yan na siya. So, ito yung ating sabon na sulfur. Ito siya guys. So, sa susunod na vlog ko siya ay i-vlog-vlog sa inyo. Mabahagi ko sa inyo. So, binahagi ko lang sa inyo guys ng aking skincare bago ako matulog. So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, it's me again, Sarge Makagusto Vlogs. So, ako'y nagbabalik dahil na-miss ko po kayo. So, ngayong gabi, gabi na po ngayon. Madilim na doon sa labas. So, katatapos ko lang maglagay ng aking RDL baby face. Nag-breakouts na naman yung aking face dahil kinamot ko po siya. Kaya nagkasugat. Nagpula siya. Parang namula. Yan siya. Nakula yung aking face. So, buti na lang ay nagbakbak na siya. Kaya yan na naman. Nagpula na naman ulit. So, kailangan dahan-dahan nyo lang yung ang pag-apply nyo ng RDL. So, yung ginagamit ko ngayon is number 2 na po ako. So, hindi po siya katulad ng RDL number 3 na matapang. Ito parang second mild lang po siya. Pero, pag maubos ko naman ulit itong number 2, bibili ako ng number 1. So, yun na talaga yung aking pang maintenance. I use number 1 in ano lang po for 2 months ko siyang i-apply. So after 2 months hihinto ko siya, bibili na lang ako ng cleanser ng baby face or di kaya basta any brand ng cleanser pwede. Skinol na lang yung aking gagamitin, yung kulay light blue kasi pang fights for pimples po yun or di kaya. So guys, nakabili din po ako na kanina ng ano, ng sulfur na sabon. So
Next vlog ko po siya i-reveal sa inyo o i-review kung ano ang directions kung at kung paano yung paggamit ng sulfur na sabon. So, kung paano, kung ano ang benefits or ano ang results review ng paggamit ng sulfur na sabon. Yun talaga yung pinaka nagustuhan ko talagang sabon. Para sa aking face ko lang siya ginagamit para tipid gamitin. Hindi siya agad maubos. At saka yung isang peraso na sabon sa sachet ko, di ako bumibili ng karton yung nasa plastic. Yung binibili ko po kasi malaki naman siya. So, hinahati-hati ko siya kasi pang mukha ko lang naman siya. Minsan, ginagamit ko siya para sa leg o di kaya sa, para sa underarms ko. Kasi nakakatanggal talaga siya ng acne. Pag meron kang breakouts, yun talaga yung effective na sabon na gagamitin nyo. So, ewan ko lang sa inyo guys kasi iba-iba tayo ng skin types. So, yung face ko talaga is, yung skin ko is super sensitive ng skin ko. So, siguro, sa may mga sensitive dyan, baka humiyang din sa inyo kasi ako talaga napaka-sensitive ng acne skin. So, yung sulfur na sabon lang talaga umetek sa akin. So, pag sa mga papaya talaga, hindi talaga ako humiyang. Nagkakaroon ako ng mga maraming tagyawat. Malalaki pa naman. So, itinigil ko na yun kasi nasubukan ko na lahat-lahat na sabon. So, alam ko kung ano gusto ko at yung hindi ko gusto at yung may effect at saka hindi may effect. So, alam ko na po yun. So, itong sabon na to, dito talaga ako, hindi ko siya premium promote or anything. Hindi siya sponsor. So, ito lang talaga honest review ko yun, yung sulfur na yun. So, I'm gonna share with you the next vlog. So, I'm gonna share with you the review of the RDL. So, ngayon is yung paggamit ko, ginamit ko na yung ano, RDL number 2. So, ito siya guys. Nag-glasskin po ako ngayon dahil hindi pa siya nagbabakbak. So, nung gamit, tinitigil-tigil po kasi yung paggamit ko ng RDL number 2. Kasi naubos na yung RDL number 3, yung 30 ml lang po yung aking binibili. So, tinitigil-tigil ko siya yung paggamit ko. Gumagamit ako ng 2 days, tapos ititigil ko siya. Pag pangatlong araw na po, itinitigil ko siyang gamitin. Tapos, pag the other day, for 4 days, saka din ako nag-a-apply. So, once a day lang po ako nag-a-apply, guys. Sa tuwing gabi lang po ako nag-a-apply, guys. Hindi po ako nag-a-apply ng umaga. Dahil hindi naman natin yung maiwasan. Nalabas talaga tayo na bahay. So, kasi, basta, hindi siya. Para sa akin lang, guys, ha? Tuwing gabi, kung ako sa inyo, kung sensitive yung skin nyo, once a day lang po kayo mag-a-apply ng RDL. Kasi baka ma-irritate yung skin nyo, hindi niya kayanin. So, katulad ko na sensitive siya. So, once a day lang po ako nag-a-apply. So, soon, yung aking face magiging kagaya nitong baby face. May kagat siya ng lamok ata or anything. Baka langgam na naman kasi paborito siya ng langgam dahil matamis yung kanyang milk. Siguro. Tapos, sinasayang niya yung kanyang milk. So, kaya ganun. So, sana soon maging ganun na yung aking muka na malambot kasi babing baby face. So, soon, glass skin siya. Glass skin siya, tapos pangatuwing. So, susunod na araw po, mga next day, magbabalat na naman, magbabakbak na naman. Hindi ako lumalabas ng bahay pag nagbabalat yung aking face dahil nagtataya. So, yun lamang po, guys. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe mo po kayo guys. Maawa po kayo sa akin. I need
I need 1k and more subscribers para ma-monetize na po tayo ni YouTube. Sana po suportahan niyo po yung aking YouTube channel. So, ito yung aming kwarto, medyo makalat. Ano? Ito yung aking kwarto. Sinasayang yung ganyang lakas. Kaya nalagyan kami sa aming daan. Kapag ito lang yung option na to. Minsan na po, may mga ating patong sa kanya. Dahil sa sobrang kumpang yung guys, napaka-hyper. Ano bang pwede gawin po? Ito ba ako? Sabi yung pwedeng gatas, yung hindi magiging hyper yung aking. Please. Kinis ko siya, mag-ano mo po ng wallpaper and everything ko lang siya para maganda naman yung aking pag-vlog-vlog. So, ito po pumili ng mga equipment sa pag-vlog-vlog. Dahil ang dami pa-pinti lang. Wala pa po yung pang-lagay ng shop. Kung stand, outdoor. So, yun nga yun. Nag-DIY lang po ako. Thank you for watching. Bye-bye.